May mga insidente sa ating buhay na hindi natin mabibigyan ng agarang kasagutan. May mga pagkakataon na hindi natin maiiwasan, ang kamatayan. Gayunpaman, ito ang lima sa mga misteryong kaso sa ating bansa na hindi pa nabibigyan ng sagot magpahanggang ngayon. The Mysterious Metro Manila Slashers. Ang pagkakapilat sa mga mukha ng mga bata ng walang paliwanag. Noong 1965, mayroong mahigit 1,000 kaso ng paglaslas sa mukha ng mga bata sa Metro Manila. Ang mga batang ito na tinatawag na scar-faced children o mga batang may peklat sa mukha. Sila ay may mga galos sa kanilang noo, pisngi o baba. Karamihan sa kanila ay mula sa elementarya at high school mula sa tundo. Batay sa mga pahayag ng ilan sa mga biktima, hinihikayat ng mga teenager na salarin ang mga bata gamit ang candy bago laslasin ang kanilang mga mukha gamit ang mga talim o kahit na mga basag na salamin bago lagyan ng asito ang mga sugat upang magkaroon ng peklat. Mayroon ding mga batang lalaki na umamin na nilalaslas ang kanilang sariling mga mukha upang maiwasan ang pag-atake ng mga gang o sumali sa isang uso noong panahong iyon. Nagdulot ito ng takot sa mga bata at magulang na nakatira sa Metro Manila. Dahil sa sobrang takot ng mga residente, daan-daang mga pulis ang ipinadala upang tugisin ang mga salarin. Ayon sa isang artikulo ng Manila Times, ang pulisya ng Metro Manila ay nakabuo ng ilang mga teorya para sa mga insidente ng paglalaslas. Naniniwala sila na ang mga peklat ay mga marka ng isang gang o komunistang grupo na ginawa bilang isang paraan ng pangingikil. Gayunpaman, napagpasyahan na ang mga kaso ay sanhi ng isang uso sa mga kabataang Pilipino noong mga panahong iyon. Ayon sa isang pulis noon na si Police Captain Felicismo Lazaro, ginagawa ito ng mga bata para gayahin ang pelikulang Pilipino, Pitong Mukha ni Dr. Ivan or Seven Faces of Dr. Ivan, na tungkol sa isang disguise artist. Bagamat maraming tao ang naniniwala sa teoryang ito, ang ilan ay hindi pa rin kumbinsido sa kadahilan ng masyadong malaki ang naging epekto nito kung isa lamang itong klase ng paggaya ng isang pelikula. Nahuli man ang ilan sa mga salarin, dikumpari ng kanilang bibig sa kanilang motibo. Sa pagtatapos ng 1965, ang mga insidente ay natigil ngunit ang pinagmulan ng mga kaso ng paglalaslas sa mukha ay nananatiling misteryo. Lucila Lalo, the original Chop Chop Lady. Noong ika-28 ng Mayo 1967, natagpuan ang isang pares ng paa sa Santa Cruz, Manila. Nang sumunod na araw, isang walang ulo at walang paa na katawan ang natagpuan sa EDSA. Ang unang naitalang kaso ng dismemberment na tinatawag ding chop-chop case sa Pilipinas. Nahirapan ang mga pulis na matuklasan ang pinagmulan ng kaso ayon sa kanila para silang sumasagot ng isang puzzle. Kalaunan, isang fingerprint mula sa isang police clearance file ang humantong sa kanila sa pagkakakilanlan ni Lucila Lalo, isang negosyanteng may-ari ng cocktail lunch, hindi kalayuan kung saan natagpuan ng kanyang mga paa. Ayon sa mga investigador, ang pumatay kay Lucila ay malamang na isang surgeon o isang medical na estudyante. Ang ulat ng otopsiya ay sinasabi na si Lucila ay isang buwang buntis nang siya ay patayin. Isa sa mga suspek ay ang kanyang common law husband na si Anyano De Vera, kung saan may anak ang biktima. Si De Vera ay isang pulis na ikinasal sa ibang babae. Nagkaproblema daw sina Lalo at De Vera. Madalas magalit o nagseselos si De Vera. Marahil dahil ang kanyang common law wife na si Lalo ay nag-e-entertain ng ilang manliligaw. Tatlo sa mga manliligaw ni Lalo ay pinaghihinalaan din, ngunit ang isa sa kanila na si Jose Luis Santiano
ay lumapit noong ika-15 ng Hunyo na nagsasabing siya ang pupatay kay Lalo. Si Santiano ay isang dentistry student. Sa sulat kamay na pahayag ni Santiano, sinabi niya na tumanggi siyang matulog kay Lalo noong gabing iyon. Nagbanta si Lalo na gagawa ng isang iskandalo na naging dahilan upang siya ay magkaroon ng mental block at patayin ito. Nagpatotoo si Santiano na inilagay niya ang katawan sa ilalim ng kanyang kama pagkatapos ay itinapon ang mga bahagi ng katawan ni Lalo sa pamamagitan ng paggamit ng pampublikong transportasyon. Nakita rin ng mga pulis ang mga bakas ng tuyong dugo sa ilalim ng kanyang kama gaya ng sinabi nito. Gayunpaman, makalipas ang mga araw, pinawi ni Santiano ang kanyang pahayag. Lumapit din ng isang Dr. Nora Epio upang suportahan ang pahayag ni Santiano na pinilit siya ng mga pulis na umamin sa krimen na hindi niya naman ginawa. Pinalaya si Santiano at nang pinabulaanan ang lahat ng mga suspect, umabot sa dead end ang imbestigasyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin lutas ang kaso at marahil ay nakalimutan na ito ng karamihan. The Chong Sisters and the Chong Seven. Ang magkapatid na Mary Joy, 23 taong gulang, at Jacqueline Chong, 21 taong gulang, ay nawala sa Cebu noong ika-16 ng Hulyo 1997. Pagkalipas ng 2 araw, ang bangkay ni Mary Joy ay natagpuan sa bangin na pinaniniwalaang ginahasa. Samantala, hindi na natagpuan ang bangkay ni Jacqueline. Itinuro ng mga saksi si Paco Larañaga, isang Filipino-Spanish na Cebuano na may 800 kilometer ang layo sa Quezon City bilang salarin. Gayunpaman, sinabi ni Larañaga na hindi niya kilala ang magkapatid na Chong. Nasa Quezon City din siya noong mga panahong iyon. Pumasok siya sa klase noong ika-16 ng Hulyo at kumuha ng pagsusulit noong ika-17 na araw. Ang kanyang mga kaibigan ay may mga larawan kasama siya noong gabing iyon. Ngunit ibinasura lamang ito ng taga-usig at sinabing ang mga larawan ay na-edit lang. Sa pagtatangkang linisin ng kanyang pangalan, pumunta si Larañaga sa Cebu para sa paglilitis. Nagulat siya nang matuklasan na may 6 pang kalalakihan na lilitisin maliban sa kanya sa parehong krimen. Kaya tinawag ang pangalang Chong Seven. Lahat daw ng 7 ay nagtulungan kahit 2 lang ang kilala ni Larañaga sa mga ito. Pagkalipas ng 10 buwan, si Davidson Rusia na isang kriminal sa US ay tumestigo laban sa Chong 7 na sinasabing kasama niya sila sa pagpatay sa magkapatid na Chong. Ngunit hindi kailanman ipinaliwanag ni Rusia ang nangyari kay Jacqueline at hindi rin siya tinanong ng mga prosecution. Gayunpaman, bago mag-cross-examine ang kanyang testimonya, hiniling niya na mag-excuse dahil masama ang pakiramdam nito na humantong sa hindi pangkaraniwang pagpapaliban ng paglilitis. Noong Mayo 5, 1999, habang si Rusia ay nabigyan ng buong proteksyon mula sa korte o ang tinatawag na blanket immunity, ang Chong 7 ay sinentensyahan ng 2 bilang ng habang buhay na pagkakulong. Ang kampo ni Larañaga ay gumawa ng ilang mga apila, ngunit ang kanyang sintensya ay tinaas lamang sa kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection noong 2004. Sa kabutihang palad, bilang isang dual citizen ng Pilipinas at Espanya, si Larañaga ay nakahanap ng asylum sa Spain kung saan siya nanirahan hanggang ngayon. Ang kaso ng magkapatid na Chong ay ang pinakasensado na kaso ng pagpatay sa bansa magpahanggang ngayon. Ayon sa isang teorya, ang magkapatid na babae ay buhay pa at ang peking pagpatay ay isang pagtatakip para sa isang kaso ng droga. Subalit hanggang ngayon hindi pa rin malinaw ang misteryo sa likod ng insidenteng ito. The Disappearance of Edgar Bentaid. Sa kasagsagan ng panahon ng kampanya sa halalan sa pagkapangulo noong 1998,
si Edgar Bentain, isang empleyado ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o ang tinatawag na Pagcor, ay dinukot ng mga hindi kilalang lalaki at hindi na muling nakita pa. Ang kanyang pagkawala ay iniugnay ng isang artikulo ng PhilStar kay noong Vice Presidente at kandidato sa pagkapangulo na si Joseph Estrada na naitala ni Bentain na naglalaro sa isang kasino sa Maynila sa pamamagitan ng isang CCTV footage. Ang video ay inilabas ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman Manuel Morato na kinikilala si Bentain bilang pinagmulan ng footage. Ayon kay Morato, inilantad ni Bentain si Estrada dahil ayaw niyang manalo sa presidential race ang taong may bisyo sa pagsusugal. Ngunit nagkamali si Morato sa kahihinatnan ng kanyang paglalantad. Inilagay niya sa panganib ang buhay ni Bentain. Sa sandaling napagtanto ni Bentain na nanganganib ang kanyang buhay, pumunta siya kay Morato na mabilis na nagbigay sa kanya ng peking sertifikasyon para manalo ng 10 milyon sa loto para makakuha siya ng visa at makalipad palabas ng bansa sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi umalis ng bansa si Bentain. Sa pag-aakalang bumuti na ang lahat, bumalik siya sa kasino para sumugal. Noong Enero 16, 1998, habang siya ay patungo sa paradahan ng kasino, siya ay dinukot ng grupo ng mga kalalakihan at hindi na muling nakita. Ang pangyayaring ito ay nananatiling palaisipan sa maraming tao. Actress Nida Blanca's Murder. Noong 7 ng Nobyembre 2001, natagpuan ang bangkay ng 65 anyos na aktres na si Nida Blanca sa backseat ng kanyang sasakyan sa ika-anim na palapag na paradahan ng sasakyan ng Atlanta Center Building sa Green Hills, San Juan. Ito ang isa sa mga pinakanakababahalang na pagkamatay ng celebrity na nakita sa ating bansa. Isang araw bago matuklasan ang kanyang katawan, dumalo ang aktres sa isang pulong kasama ang iba pang mga miyembro ng Movies and Television Review and Classification Board o ang tinatawag na MTRCB. Ayon sa katrabaho ni Blanca, umalis siya sa opisina ng MTRCB ng 5 p.m. Gayunpaman, noong 10 p.m. hindi pa nakauwi si Blanca. Ito ang nag-udyok sa kanyang personal na katulong na magsimulang tumawag. Sa pag-aakalang may pinuntahan lang ang aktres kasama ang isang kaibigan, hindi sinuri ng mga security guard sa Atlanta Center ang kotse ng aktres. Ngunit kinaumagahan, isang bakas ng dugo ang humantong sa isang gwardya sa kotse ng aktres kung saan natagpuan niya ang bangkay na may 13 saksak. Lumitaw ang ilang teorya sa pagkamatay ni Nida Blanca. Ngunit ang pangunahing pinaghihinalaan ay ang asawa ng aktres na si Rod Shrunk na sinasabing pinatay siya dahil sa sama ng loob. 13 araw pagkatapos ng kamatayan ni Blanca, iniharap ng pulisya si Philip Mendel, isang hitman na sumuko sa mga pulisya. Gumawa pa ng sinumpaang salaysay na siya nga ang pumatay sa aktres. Sinabi ni Mendel na si Shrunk ang nag-utos sa pagpatay sa aktres at itinuro ang isang nagnangalang Mike Martinez bilang middleman. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang mga araw, binawi ni Medel ang kanyang pahayag, sinabing pinahirapan siya ng mga pulis para umamin sa krimen. Sa kabila nito, bagamat isa lamang siyang suspect, ikinulong pa rin si Philip Medel. Sa imbestigasyon, nawawala rin ang sinasabing middleman na si Martinez at hindi na natagpuan at kalaunan ay itinuring na patay na. Isang taon pagkatapos ng pagpatay kay Nida Blanca, lumipad si Shrunk sa US bago isinampa ang mga kaso laban sa kanya. Tinanggihan din ng gobyerno ng US ang petisyon na i-extradite si Shrunk na pinapanatili siyang malaya sa kulungan. Gayunpaman, noong 2007, nagpakamatay si Shrunk tumalon mula sa balkonahe ng isang inn sa Tracy, California. Samantala, nanatili ang akusadong hitman na si Medel
sa kulungan hanggang sa kanyang kamatayan noong 2010. Dahil ang parehong mga sospek ay namatay, ang kamatayan ng aktres ay mananatiling misteryo. Ang hitman nga ba ang pumatay sa kanya o ang kanyang sariling asawa?